Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, halos nagpapalitan lang ng pagpuntos ang team ng Akita at Kanagawa. Dahil ang dalawang kuponan na ito ay desididong makapasok sa finals. Kaya naman, todo ang opensa at depensa ang ginagawa nila sa bawat manlalaro. Habang ang mga manlalaro ng Shoubu ay nagpapakita ng magandang teamwork sa laro na talaga namang ikinamangha ng mga manonood. Ngunit, hindi rin tapatalo ang kuponan ng Akita, lalong-lalo na si Sawakita. At dito na nagtatapos ang Chapter 109 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo, na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmate o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk. Sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang Chapter 110 ng Winter Tournament. Nakagawa nga si Sawakita ng isang 3 points laban kay Rukawa, na ikinatuwa talaga ng buong fans ng Akita kahit pa si Coach Dumoto. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kanagawa ang bola at dinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Mga kasama, nagawa na naman nilang makapuntos sa depensa natin. Pero huwag kayong mag-alala dahil gagawa din tayo ng puntos laban sa kanila. Yan ang sigaw ni Ryota habang dinabantayan ito ng mahigpit ni Fukatsu, nang biglang sumigaw si Sakuragi. Kulot! Ipasa mo sa akin ang bola! Habang maganda pa ang posisyon ko laban sa tapachoy na ito! Yan ang sigaw ni Sakuragi na naging dahilan para ipasa agad ni Ryota ang bola papunta sa kanya. At nang hawak na ni Sakuragi ang bola, agad naman itong umatake sa depensa ni Mikyo. Habang si Mikyo naman ay mahigpit na dinedepensahan si Sakuragi. Hoy tapachoy! Tignan mong maigi ang gagawin ko! Dahil pupuntosan kita! Yan ang sabi ni Sakuragi, sabay bangga sa napakalaking katawan ni Mikyo. Sige na Michi, talunin mo ang baboy na yan! Alam namin na kaya mo yan! Kaya naman, hindi ka pwedeng matalo sa kanya! Yan ang sigaw ng mga tropa ni Sakuragi. Habang si Sakuragi naman ay biglang tumalo na takmang gagawa ng isang slam dunk. Heto na ako tabachoy! Ngayon humanda ka na! Yan ang sigaw ni Sakuragi. Nang biglang nagulat si Sakuragi dahil biglang lumabas si Masashi sa likuran ni Mikyo at takmang pipigilan nito ang slam dunk ni Sakuragi. Huli ka na ungas! Dahil kumagat ka sa bitag namin! Ngayon, sisiguraduhin ko na mapapahiya ka sa buong manonood! Yan ang sigaw ni Masashi. Ano? Pero paano siya napunta sa likuran ni Mikyo? Huwag mong sabihin na kanina pa nila ito pinaplano. Kaya pala parang hindi lumalaban ang tabachoy na ito sa akin. Dahil ito pala ang plano nila. Patay na! Siguradong wala na akong kawala! Yan naman ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili. Sabay na sapalpal na nga siya ni Masashi. At ang bolang na sapalpal ni Masashi ay dumiretso sa kinaroroona ni Minoru, na ikinatuwa talaga ng buong fans ng Akita. Nice one Masashi! Ang ganda nun! At ikaw may pulang bahok! Buti ka sa'yo! Napahiya ka tuloy! Puro ka kasi daldal, hindi ka nag-iingat! At kung inaakala mo na hindi ka kaya ni Mikyo, pues, diyan ka nagkakamali! Dahil mas importante sa Akita ang manalo sila kesa sa makipagsabayan sa walang utak ng manlalaro na katulad mo! Yan tuloy! Nagmukha kang bata na inagawan ng candy ni Masashi! Kawawa ka naman, may kulang buhok! Yan ang sigaw ng mga fans ng Akita. Habang si Masashi naman ay biglang humarap kay Sakuragi. Hoy, may pulang buhok! Kumusta ka ngayon? Kumusta yung pinagmamalaki mong slam dunk? Mukhang nilalangaw ka na ngayon ah. Ito lang ang lagi mong tatandaan, may pulang buhok. Hindi mo uukaya at hindi kayo mananalo sa laban na ito. Yan ang sabi ni Masashi. Nang biglang lumapit din si Mikyo kay Sakuragi. May pulang buhok! Ayos ka lang ba? Mukhang napahiya ka ng sobra sa ginawa namin ah. At kitang kita sa mukha mo na nagulat ka talaga sa pagsulpot ni Kuya sa likod ko. Pasensya ka na ah. Sabi kasi ni Kuya, huwag daw kitang patulan ng husto dahil baka daw umiyak ka eh. Yan naman ang pang-aasar na sabi ni Mikyo.
na ikinainit talaga ng gusto ni Sakuragi. Mabuisit kayo, magkapatid na tikbalang. Tandaan niyo ang araw na ito, dahil babawian ko kayo. Yan naman ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili, na talaga namang sobrang naasar sa ginawang pagpapahiya ni Mikyo at Masashi sa kanya. Maki, tignan mo si Mikyo. Mukhang yumayabang na din siya. Hindi naman siya dating ganyan na. Isa lang naman siyang ngayon hinumanlalaro at hindi makikita sa kanya ang pagyayabang. Pero ngayon, parang lumalabas na ang pagiging maangas ni Mikyo ah. Yan ang sabi ni Jin. Nagtaka ka pa, Jin. Baka nakakalimutan mong kuya niyan si Masashi. Kaya naman, siguradong na-impluwensya na siya sa pagiging maangas ni Masashi at hindi maawa sa kalaban. At ito ang kinaganda sa kanya ngayon. Hindi na siya nag-aalangan na manggulang sa laro. Hindi katulad noong Inter-High. Masyado siyang mabait. Hindi niya tuloy maipakita ang tunay niyang laro. Yan naman ang sabi ni Maki. Sa kabilang banda naman, biglang tinapik ni Akagi si Sakuragi. Sakuragi, ayos ka lang ba? Mukhang napuruan ka ni Masashi doon ah. At pasensya ka na, dahil nakawala sa akin si Masashi. Yan ang sabi ni Akagi. Ayos lang ako, Gori. Kaya naman, huwag ka nang mag-alala. Ngunit, lalong umiinit ang dugo ko sa magkapatid na tikbalang na yan. Niyabangan kasi nila ako eh. Lalo na yan si Mikyo. Hindi naman siya ganyan noong Inter-High. Dahil mukha itong baboy na walang kamuang-muang. Pero ngayon, nagmukha na siyang baboy ramo. At huwag ka nang mag-alala masyado sa akin, Akagi. Ang dapat mong alalahanin ngayon, kung ano ang mangyayari sa magkapatid na yan. Dahil babawian ko yan mamaya. Yan ang sabi ni Sakuragi. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Akita ang bola at tinadala na ito ni Minoru papunta sa kanilang basket. Mga kasama, tara na! Bawiin na natin ang kalamangan! At kapag naipasok natin ang bolang ito, sigurado magiging kontrolado na natin ang laban na ito! Yan ang sigaw ni Minoru. Sabay pasa ng bola papunta kay Fukatsu. At nang hawak na ni Fukatsu ang bola, agad naman itong umatake sa kanilang basket. Miyagi! Pigilan mo si Fukatsu, dali! Huwag mo nga hayaan na nga ipasok niya ang bola sa loob! Yan ang sigaw ni Coach Takato, na naging dahilan para agad na bantayan ni Ryota ang opensa ni Fukatsu. Habang si Fukatsu naman ay biglang napahinto dahil sa bilis ng depensa ni Ryota. Buisit! Ang bilis talaga ng bansa Tatoyo! Hindi ko siya magagawang talunin kapag sa bilis ko dadaanin ang laban. Kailangan kong makaisip ng paraan para makapuntos kami. Yan ang sabi ni Fukatsu sa kanyang sarili. Sabay pasa ng bola papunta kay Sawakita. At nang hawak na ni Sawakita ang bola, agad naman itong binantayan ng mahigpit ni Rukawa. Sawakita, huminahon lang kayo! Dahil ang importante ngayon sa posisyon na ito ay masigurado nyo na maipapasok nyo ang bola para mapunta na ulit sa atin ang takbo ng laban. Yan ang sabi ni Coach Dumoto, na naging dahilan para maging kalmado si Sawakita na idinidribble ang bola. Rukawa, meron pa ba kayong alas na itinatago laban sa amin? At kung meron man kayong alas, ilabas mo na. Dahil kapag naipasok namin ang bolang ito, siguradong sa amin napapanig ang sitwasyon ngayon. Yan ang sabi ni Sawakita sa kanyang sarili, sabay fake na papunta sa kaliwang bahagi ni Rukawa. Habang si Rukawa naman ay hindi nagpaloko sa galaw ni Sawakita. Anong ginagawa mo, Sawakita? Akala mo ba sasabay ako sa simpleng fake moves mo? Pwes, diyan ka nagkakamali. At dahil kanina mo pa ginagawa yan, hindi natatalab sa akin ang fake na yan. Yan ang sabi ni Rukawa. Habang sa ilalim ng basket naman ay nagbubungguan si Sakuragi at Mikyo. Pero sa pagkakataon na ito, nakalalamang na naman si Mikyo kay Sakuragi. Ang laki talaga ng katawan ng Tabachi na to, na hindi ko man lang maipwesa ng maayos ang katawan ko. Kaasar, kailangan makaisip ako ng paraan. Uy Sakuragi, mag-isip ka ng plano para magawa mo siyang talunin. Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili. Senpai, ipasa mo sa akin ang bola! Habang maganda pa ang pwesto ko laban kay Sakuragi! Yan ang sigaw ni Mikyo, na naging dahilan para agad na ipasa ni Sawakita ang bola papunta dito. At nang hawak na ni Mikyo ang bola, agad niya namang binunggo ang katawan ni Sakuragi. At talaga namang nahihirapan ng sobra si Sakuragi sa ginagawang pangangatawan ni Mikyo. Alanganin ang posisyon ni Sakuragi. Matatalo siya dito dahil mas nakakalamang na si Mikyo sa kanya. Mukhang makakapuntos na naman ang Akita.
Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili. Habang sa ilalim ng basket naman, ay tuluyan ng nasira ni Mikyo ang depensa ni Sakuragi. Kaya naman, nagkaroon na ito ng pagkakataon para tumalon at gumawa ng slam dunk. Nang biglang sumigaw si Sakuragi, "Hindi pa tayo tapos na bachoy! Dahil tatalunin ko kayo ng kuya mo!" Yan ang sigaw ni Sakuragi. Sabay buwelo at tumalon ng napakataas at sinupalpal ang bolang hawak ni Mikyo na ikinagulat talaga ng buong manonood sa loob ng stage. At dito na nagtatapos ang Chapter 110 ng Winter Tournament. Isang nakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganana kung gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip ng ating ads.